Pinapanood mo ngayon ay isang Company of Heroes videocast. Inihatid sa inyo ng Pinoy Company of Heroes. Panoorin ang mga videocast sa pinoycoh.blisteredfate.com. Bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Bata ka lang at akala mo na, na alam mo na ang lahat na kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang. Makinig ka na lang. Talaga ang buhay, lagi kang nasasabihan. Pagkat ikaw ay bata at wala pang nalalaman. Makinig ka sa'king payo, pagkat musmus ka lamang. At malaman ng maaga ang wasto sa kamalian. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po yung abang lingkod na si Silent Breacher at sumayin nyo ang ika-13 videocast ng Pinoy Company of Heroes. Ang unang videocast para sa taong 2011, ang mapang ating paglalabanan sa araw na ito ay ang Langgra. At kung mapapansin nyo, kumanta ang Apo Hiking Society ng batang-bata ka pa, dahil ang mga maglalaro sa araw na ito ang mga bunso ng Pinoy Company of Heroes mula sa itaas ang nagbabalik. Actually, parehas sila nagbabalik. So, mula sa itaas, sa hilagang bahagi ng ating mapa, si Pongkan na gagamit ng Americans, at sa silangang bahagi ng ating mapa, ang tips advisor ng Pinoy Company of Heroes, walang iba kung hindi si Danube Show. So, wag na nating patagalin ang kadatdatan at magsimula na tayo within the 5-second mark, within 5, 4, 3, 2, 1, on pause. 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, so, wala pa akong idea sa laban na to kasi si Gary ang nag-send sa akin ng replay na to. So, ayan. Batang-bata ka pa, nanchichicks ka na, tuli ka na ba Noob Show? Sana, oo. Para kung manchichicks ka, hindi ka matawag na support. Okay. Yun, interaction. Naalala ko tuloy yung interaction days ko nung high school. Anyway, so, si The Noob Show, gumagawa na ng kanyang Wehrmacht quarters. Habang si Pongkan naman, nakagawa na rin ng barracks at meron siyang dalawang engineers na nagkakap na. Habang si Danube Show naman, tatlong pioneers na. Masyado daw mabilis. Okay, so, okay. Nanirush mo nga tayo yung chicks mo. So, yan, medyo nadali tayo. Anyway, so, nakita na natin naglaban ang dalawang bunso ng Pinoy Company of Heroes dati. Tingnan natin, nung huling laban, ang alam ko ang nanalo ay si Pongkan. So, tingnan natin ngayon kung anong meron yan. Okay.
So tamang mas malakas ang capping power ni The Noob Show sa mga sandaling ito. Okay. Yiki. Noob Show, hindi porket na busted ka eh si Pong ka na lang ang pagtitripan mo. Okay, so ma-engagement na tayo dun sa pagitan ng rifles ni Pongkan at ang ilan sa mga Pioneer Squad ni The Noob Show. At yun, supportado na ito ng Box Grenadier Squad. At okay, may bahagyang umatras si The Noob Show, nadali isa sa mga Pioneers niya. At eto si Pongkan on the move, tututukan at papuputukan sa mukha ang mga Box Grenadiers ni Pongkan. Ay, sorry, Box Grenadier si TNS pala. Okay, so medyo paatas naman yung ano dahil tumakbo palapit yung rifles kanina. Pero yun, medyo lamang na sila. At yun na nga, mas mabilis bumanat ang rifles. Kaya napuwersa itong matras. So maagang aggressive stance ang ipinapakita ng ating kaibigan na si Pongkan sa mga sandaling ito. At sinusubukan niya ng putulin medium to, alam ko eh. Medium munitions point. Ayun, habang pinapaputokan naman ngayon ni Pongkan yung rifles at napuwersa itong matras. Ayun. Samantala habang matindi ang harassment na ipinapakita ng ating kaibigan na si Pongkan, eh tamang cap na rin siya. Ayun. Okay, nakapasok dun sa bahay si The Noob Show, dahilan para mapalibutan yung rifles ni Pongkan. Aray ko, uwi ngayon si Pongkan. Napakagandang galaw mula sa ating kaibigan na si The Noob Show. O yun, nice. So, napa-atras niya ulit si Pongkan. So, okay, in terms of map control, talagang girian ng dalawa. Okay, ito na naman. So, ay bandang gitna ng ating mapa. Okay, magsasalpukan ng dalawa. Okay, so okay pa naman. So far, so good. Pero dalawang box to at di natin alam kung makatagal ang rifles dito. Pagamat nasa light cover siya. Ayun. Ah, napuruhan pa yung isang Box Grenadier. Mukhang mananalo pa tayo rifles dito dahil may parating na siyang reinforcements. Ayun, pero na papagsak niya isa. Ayun, nice, okay. Tamang panatan talaga yung dalawa. Oy, yun lang, hindi maganda sa panic ni Noob Show dahil na kaltasan siya ng isang Pioneer Squad. Okay, at napakagandang MG placement ang pinilapat ni The Noob Show, dahilan para umatras ang mga US forces ni Pongkan. At ang victory point eh, sobrang pantay pa, 493-494. So no holds barred pa to, pero bagamat si The Noob Show eh hawak niya ngayon ang dalawa sa victory points. Okay, so tingnan natin ang army composition ni Pongkan. Mayroon siyang dalawang engineers, isang naka flamethrower na at nag early bars na siya. So okay, tingnan natin paano kakounterin ng ating kaibigan na si The Noob Show The Noob Show ang malulupit na BAR squads ni Pongkan. So nakagawa ng maayos na flank si Pongkan, dahilan para umatras si The Noob Show at siya'y gumagawa na ng Camp Craft Center. Okay. Tingnan mo kung ilan yung ano. So meron siyang isang Box Grenadier, dalawang Pioneer, dalawang MG. Yan. So in terms of map control, gwapong-gwapo pa rin ang dalawa. Pantay-pantay pa rin. Okay. Nice. Okay, ang gandang pwesto na naman ang pinakita ni The Noob Show dito dahil sa pag-akala ni
Pongkan na madadali niya yung Vox Grenadier na nagka-cap, eh may nakatambay na palang MG42 doon. Okay, at ito hindi maganda dahil nakakuha ng magandang flanking maneuver si Pongkan, dahilan para medyo umatras-atras ng konti ang Wehrmacht forces. Okay, pero okay pa rin, okay na okay pa rin, pero yun lang, hindi ko napansin yun, napunit pa lang ating kaibigan na si Danube Show doon sa strat point niya. Ang laking cutoff ang nawala sa kanya dahil nawalan siya ng high munitions point, isang strat point na nakap na, isang medium munitions point, saka fuel point na medium. Grabe. Okay. At nakapag-upgrade na rin ng grenade si Pongkan sa pagkakarinig ko kanina. At meron na rin camp craft center si Danube Show at isang Krieg barracks. Okay. Samantala, okay, dinidilaan ng apoy ng mga flamers ni Pongkan yung mga Vox Grenadiers, pero medyo pumupogi na ang mga Vox Grenadiers dahil meron na silang veteran C level 1. Okay. So, ang oras natin sa mga sandaling ito ay 7 minutes and 54 seconds at ang victory point ay kasalukuyang kontrolado ng ating kaibigan na si Pongkan. Okay. Yung flamer, delikado. Nice, okay. Okay. So, medyo tahimik ang paligid sa mga sandaling ito. Okay. Pero ito na, nagsasalpukan na yung mga MG squad. Uy, delikado yung yung rifles. Ah, yun na nga, speaking of rifles, yun, tumumba na yung isang rifle squad. Sayang, may vet na tayo, hindi ko na napansin. Pero nakabato pa to ng granada bago tutuloy ang makaatras. Pero yun lang, dahil nagbato pa ng isang granada, pero yun, hindi tinablan. Yun nga lang, nabagsakan ng isang malupit na banat ng BAR ang ng naghihingalong machine gun squad. Dahilan para ito to Miguel sa paghinga. At okay, napa-atras na rin ang Vox Grenadier Squad. At okay dun naman sa ibabang bahagi ng ating mapa. Uy, naglabas na ng half track si Danube Show. Okay, tingnan natin paano ang counter ni excuse me, ni Pongkan yung half track ni Danube Show. So okay, was 9 minutes pa lang ang oras eh, pero maraming action na ang naganap. Samantala, dun sa may high munitions point sa kaliwang bahagi ng ating mapa, kinakap na ni Pongkan ang point. Okay, so sa mga sandaling ito okay, sobrang tending rifle harassment ang ginagawa ng ating kaibigan na si Pongkan. Ayun lang, nagbato na nag-upgrade na rin siya ng sticky bombs. Okay. So, since mukhang infantry spam ang form ang gagawin ng ating kaibigan na si Pongkan, lahat ng upgrades, binili niya na. At okay, ayaw tumigil ng, speaking pala, napatigil ng bahagya ang harassment ni Pongkan. Salamat sa kanyang SDKFZ 251 half track. Hindi ko alam kung may tawag yan na nakalimutan ko lang anong tawag dyan. Anyway, okay, may supply yard na rin si Pongkan. At gumagawa na rin siya ng motor pool. Okay, tingnan natin. At okay, mukhang inokopahan na ni Danube Show yung dalawang bahay para medyo